Tara at samahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay kung saan ang hangin ay malamig, ang daan ay masalimuot, at ang tanawin ay kahanga-hanga. Ngayon, tayo ay magtutungo sa isang paglalakbay upang masubok ang kaharian ng Mount Pulag, ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Yo, what's up guys? So, may bagong video na naman. So, for today's video, babiyahe tayo ngayon papuntang Pulag. Nakita nyo naman sa may sa intro. So, dito ako ngayon sa may St. Dominic, kung saan yung pick-up location. Sa may ito. Hintayin ko lang yung van. Tamang kape-kape muna. Okay, let's go! Ang aming paglalakbay ay nagsimula sa isang magandang biyahe patungo sa kabayan ng Benguet. Ang pintuan patungo sa Mount Pulag. So guys, dito na kami sa may Benguet na. Mag-almusal muna kami sa may Igorot Taste. Ganyan yung view guys. Look at the view man. Medyo sakto lang yung lamig. Trick na kasi yung araw eh. So yung kaya muna. At pagkatapos namin magalmusal, kami ay dumiretso na sa isang clinic upang tiyakin na kami ay fit sa pag-akyat. So tapos ko lang mag-medical guys. Normal naman. Dito yung orientation nato sa taas. Dito yung clinic lang. Karaniwan, kailangan ng permit bago akyatin ang bundok Pulag. Maaring kumuha ng permit sa lokal na pamahalaan o opisina ng pamahalaan ng park. Kailangan magparehistro sa DNR o sa ranger station bago magsimula ng akyat. Ang rehistrasyon ay tumutulong sa mga otoridad na bantayan ang bilang ng mga bisita at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Dito ay binigyan din kami ng isang maikling orientasyon upang ipakilala ang kagandahan ng Mount Pulag. Dito rin ay pinakilala sa amin ang iba't ibang trail at ang mga pinagbabawal sa pag-akyat ng bundok. Kakabi tayo dito. Dito. Yun! Coffee with ube. Magaling kaya? 5-0 lang sir, 50 lang. Sige po. Coffee with ube. Tapos yun, mahabang lakas. Ube and coffee. Blend. Yan lang kami guys, papunta namin sa homestay. Tara, lahat tayo. Room tour. So, dalawa lang kami dito. Ito yung bahay. Dito yung CR. Kitchen. Ito yung common ground. Ito guys, so kahit nakatapat ako sa arawan ng tanghaling tapat, hindi mainit. Ang lamig ng ano, simoy ng hangin. Kahit magbilad ako dito. Ayan. Gando. Man. Ay, diretso na mamaya. Oh, ngayon ako magbabawi ng kain. So, ayun guys. Ano na. Magsi 7 o'clock na. So, tutulog muna ako. Kasi, magla-lights off dito ng 9 p.m.
Ningising namin 12 a.m. na para 1 o'clock, makapag-start na kami ng trek. So, ayun. Na-ready ko muna yung mga gamit ko. Ayan, na-ready ko muna. Para isang bit-bit na lang mamaya. So, ito guys. Nag-prepare na rin ako ng tubig. So, ang capacity nito is 2 liters. Sapat na to. Sa buong hike. Plus, meron pa ako nito. Electrolytes. Ayan. Backup to. Para pa... para good si mga ano natin, track natin. Yo guys, good morning. It's 11:30 PM. So, unahan ko na yung oras ng wake up namin. So, kakape muna tayo. Mamaya ulit. Guys, ano ang oras na? 12:45. So, nag-ready na kami papuntang ranger station na mag-start na kami mag-trek. So, ayun, nag-beat ko mamaya. Lamig. Guys, ranger station at exactly 1 a.m. Guides. Pagdating namin sa ranger station, naghihintay na sa amin ang mga local tour guide na sasama sa amin sa pag-akyat ng pulag. Dito rin nagbigay ng briefing ang aming mga tour organizer at nagtapos ito sa isang maikling panalangin. Sa paglalakbay sa dilim, tinitiyak namin ang aming kaligtasan habang tinitimbang ang kagandahan ng kagubatan sa gabi. Sa pag-akyat ng bundok, naiba ang aming pakiramdam sa kadiliman. Ang mga yapak namin ay tila nagiging mga sagisag ng determinasyon sa bawat akbang. Kapuan. Dito sa Mossy Forest, bawat akbang ay parang naglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Ang mga halimuyak ng lumot ay nagdadala ng sariwang hangin na para bang naglalakbay mula sa kaharian ng gabi. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, sa wakas, narating na namin ang Camp 2, kung saan pwede kayong mag-camping at meron ding pampublikong palikuran. Sa pagpapatuloy ng aming pag-akyat, makikita ang bawat determinasyon ng bawat isa na marating ang summit. Peak 3. Guys, ito na ang summit. Nauna ako doon sa mga ka-team ko. Sa puntong ito, ang pagsiklab ng araw ay nagdudulot ng kakaibang saya at paghanga. Ang bawat patak ng pawis at hirap sa pag-akyat ay nagiging kahulugan dito sa tuktok. Pagkatapos ng matagumpay na pag-akyat ko sa bundok ng pulag,
Tila ba bumukas sa mga mata ko ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Nakatayo ako doon sa pinakamataas na bahagi ng bundok at ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy ng tagumpay sa bawat hagdang paghinga ko. Nakakamangha ang dami ng oras at pagsisikap na nilaan para marating ang tuktok na ito. Sa bawat hakbang, para isang pahina ng aking sariling kwento ang nagtitipon. Naisip ko sa mga oras ng pagsubok na dumaan at kung paano ko nalagpasan ang mga ito. Ang pag-aklat sa bundok pulag ay isang simbolo ng aking sariling tagumpay at lakas. Pulag, men. Legit. Ito na yung basagan ng tuhod, men. Pababa. Yan, guys, yung pababa. Ayun. Layo na nun. Sundan natin. Habol na ako, guys, ha. Mamaya ako. Sa nakikita ko sila. Nakikita ko sila pababa. Let's go. Solo, solo. Yung mga kasama ko doon, nagpapapicture pa. Since madali lang naman tandaan yung trail. So solo na ako. Pero guys, ulit. Hindi man ganun kakapal yung sea of clouds. Pero masasabi ko na sulit kasi kahit pa paano. Maganda, lalo sa mga ridges. Ha. Kahit maraming tao na enjoy ko pa din. Kahit maraming tao na enjoy ko pa din yung hike. Mamaya magubad na ako ng jacket. Medyo uminit na. Malamig pa dito sa ano, sa taas eh. So ito yung grassland. Grassland part. Maganda mamaya pa na pag nandun na tayo sa may mossy forest. Yan ang pinaka favorite na part ko. Picture tayo dun sa mga ano, mga puno-puno dun. Yan yun guys, oh, tinan mo yung ridges. Ah, ang ganda, man! Sundan lang natin yung dalawang kasama natin dun. Andun na sila. Sundan lang natin yung dadaanan nila. Sa paglalakad pababa mula sa tuktok, ang tanawin ay nagbabago. At tila'y bumabalik sa mundong mas pamilyar. Ngunit mas pinahalagahan mo na ngayon. Ang pag-ikot ng mga daang binaybay mo ay parang pagbuklat ng isang bagong kabanata ng iyong buhay. May daladalang mga karanasan mula sa tuktok ng bundok. Ito guys yung daan. Pabalik na. Yeah. Tapos look at the view, man. Napakaganda, man. Ano yung makasunod natin? Ayun o, sisibabaan na rin. Tara, matambakan tayo sa mossy forest. Unahan natin sila. Woo! Let's go, let's go. Ayun, daan. Yeah, yeah. Gaano kaganda mo. Woo! So guys, solo ako. Solo ako yung dalawang nauna. Naiwan na ako. Nag-set ako ng video eh. So yun, nabully natin sila. Look at this part, man. Ito. Damn. Ang layo na nila. Andun na sila. Let's go, habol. Pag tayo, habol, 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 habol. Sa kabilang bundok na sila. Tapos yung mga maliliw na. Nasa likod ko na yung mga kasunod ko. Habol, habol. Medyo naaabutan ko na sila. So, ito daan-daan dito guys ha.
Bangin ang gilid. Pero safe naman kasi may mga mini bamboo. Ito, mga mini bamboo. Sulit men. Tapos, sulit yung invest ko na equipment. Ito, hindi na ako hugot ng hugot sa bag ko ng inuman. Itong trekking pants, pa-komportable. Yung sapatos, mas lalong komportable. Itong mga ano na to, mga beanie na to. Dito ko na binili. Dinobli ko lang, meron na ako. Kaso, manipis. Tsaka pitted. Dinobli ko na. Ano pa ba? Yon, extra battery. Yung enduro ng ano, GoPro. Para mahaba-haba yung ano, ma-capture ko na video, guys. Ayan. Ito, medyo safe naman yung road. Kaya kampante yung mga guides na pabayaan kami muna. Kasi kanina, madilim, kaya kailangan kami talaga i-guide. Look at this part, guys. Parang niyayakap ako ng mga bamboos. Ito sinasabi kong ano, convenient. Ito, tubig. Sipsipin mo na lang. Ayun, close. Tapos, pwede mo na. Goods na ulit. Hindi ka nauugod sa bag mo, di ba? So guys, kamali tayo. Ibang grupo sinunda natin. Iba pala yun. Tsaka hindi ko alam kung anong way nila. Baka ibang trail eh. Pero bumalik ulit ako sa original. So yun guys. Approaching na akong Camp 2. Kung saan may CR. Damn! Ayun yung C-upload. So ngayon palang pupunta. Ngayon palang pupunta. Kaya nakababa na kami. Si Forest. Amo si Forest ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa paligid nito. Dahil sa makapal na lumot at damo, nagiging natural itong filter ng pollutants. Higit pa rito, ito rin ay tahanan ng maraming endemikong hayop at halaman. Ang pagkakaroon ng Mossy Forest ay nagpapabukas sa atin sa yaman ng biodiversidad na dapat nating ingatan. Solo na naman ako guys. Iban sila sa likod. Dire-diretso ako sabi. Malapit na daw sa kampon. Ewan ko kung totoo yung sinasabi nyo. Nadaanan kong guide. Malapit na daw yung kampon. Hindi ko alam kung gano'ng kalapit para sa kanya. So ayan, tuloy lang natin. Oh, lamig pa rin namin. Sarap dito. Tignan lang natin to. Spring water. Malamig. Harap. Alam, 2,900.
Ito yung spring water part kung gusto nyo mag-refill ng tubig nyo bago dumiretso sa Mossy Forest. Mahaba-haba to. Mag-refill na kayo. Sa wakas, patag na guys. Approaching Pine Forest na kami. So guys, kaya ko yung hingal eh. Yung hirap lang yung tuhod. Basag tuhod na. Yeah, Pine Forest. Ito na. Ang palatandaan na malapit na kami. Ang bakal na railings. Sa jump off. Pero enjoy muna natin to. Napagod na kayo? Hindi nyo na kaya maglakad. Pwede kayo maghabal. Ito. Yeah. Habals. Sa puntong ito, ako'y naghabal-habal na. Dahil medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin papunta sa aming homestay. Ang pag-akyat ay isang bahagi ng karanasan. Ngunit ang pagbaba naman ay pagtatapos ng isang yugto. Habang inuukit mo ang iyong landas pababa, masasalubong mo ang iba't ibang anyo ng tanawin at mga makikita sa kapatagan. At ito'y nagbibigay daan sa pagsasara ng iyong kwento ng pag-akyat. Ako po si Glenn, at ito ang pangarap kong pulag.